Ano bang pinagkaiba sa pinahiram mo lang o sa ibinigay mo na? Kaya yung bitin ng ating kwento, tawagin na lang natin siyang Kampupot sa Gilid ng Laot. 17 years old pa lang daw si Kampupot sa Gilid ng Laot at malayo pa daw siya sa legal na edad para maligawan. Strikto daw ang kanyang mga magulang at nag-iisa daw siyang babae sa kanilang magkakapatid kaya daw siguro medyo mahigpit ang kanyang mga magulang. At 14 years old daw siya noon nung nagkaroon daw siya ng ka-talking stage. At yun daw ang kanyang ex na tawagin na lang nating Ako Budoy. Pagkatapos daw ng 5 buwan nilang pag-uusap through online ay pumayag na daw siya na maging sila. Pero ito daw po ay itinago nila sa mga magulang ni Kampupot sa Gilid ng Laot. Sa sobrang pagmamahal daw ni Kampupot dito kay Ako Budoy ay sinusuway niya na daw ang kanyang mga magulang. Nung una daw ay palagi daw nang hihingi sa kanya ng load si Ako Budoy. Sa pagkakatanda niya raw ay sobrang dami niya nang naibigay kay Ako Budoy at naaalala niya daw nung 15th birthday ni Budoy ay nag-level up daw ang kanyang paghingi dito kay Kampupot sa Gilid ng Laot. Nang hingi daw kasi sa kanya si Ako Budoy ng pera pambili daw ng headphones at nangako daw na ibabalik daw yung pera pag nagpadala yung nanay niya na isa pong OFW. At dahil sa soft-hearted daw siya at medyo may pagkauto-uto, hindi raw tumanggi si Kampupot sa Gilid ng Laot. Dahil meron naman daw siyang allowance every 2 weeks na bigay daw ng kanyang tatay na nagtatrabaho bilang isang technician. Hiningan daw siya ng 500 at agad-agad niya daw ipinadala sa pamamagitan ng GCash. Hindi lang daw doon nagtapos dahil pagkatapos niya daw bumili ng headset ay humingi pa daw ng 300. Dahil ang sabi daw ni Ako Budoy ay gusto niya rin daw bumili ng hoodie na matagal niya nang gustong bilhin. At kagaya nga din daw ng ginawa niya dati dahil birthday niya nga daw ay binigyan niya ulit si Budoy. At ang sabi daw ni Ako Budoy ay ibabalik niya ang kanyang mga hiningi. At yung huling beses daw na nanghingi sa kanya si Ako Budoy ay hindi niya na raw mabigyan kasi wala na daw pong pera si Kampupot sa Gilid ng Laot. At doon daw sinabi ni Ako Budoy na minsan na nga lang ako manghingi, hindi mo pa ako mabigyan. Pagkatapos daw noon ay bigla na lang siyang madalang ng kausapin ni Ako Budoy. Palagi niya daw idinadahilan na busy siya sa pag-aaral at wala daw siyang time para makipag-usap online. At nung time daw na yon, naisipan ni Kampupot sa Gilid ng Laot na kausapin yung nanay ni Ako Budoy. Tinanong niya daw kung busy daw ba talaga si Budoy o ayaw lang siyang kausapin. Nagreply naman daw po yung nanay ni Ako Budoy. Ang sabi daw sa kanya, sino ka ba, iha? At ang sabi naman daw po ni Kampupot ay ako po yung girlfriend na ikinukwento sa inyo ni Budoy. Pero ang totoo pala ay hindi daw siya kilala ng mama ni Ako Budoy dahil hindi pala siya naikwento. Samantalang ang sabi daw ni Ako Budoy ay palagi niya daw sinasabi na kilala siya ng mama niya. Minsan daw kasi ay pinababasa sa kanya ni Budoy yung konvo nila ng mama niya. At ayun pala, iba pala yung babaeng ipinakilala niya sa nanay ni Budoy. Kaya napasagot na lang daw si Kampupot sa Gilid ng Laot sa nanay ni Budoy na okay po. Kinabukasan daw ay tinadtad niya ng chat si Ako Budoy kung sino ba yung kaklase na nililigawan niya na binanggit ng nanay niya. Nagkakalabuan na daw sila noong mga oras na yon at umamin na daw si Ako Budoy na meron na siyang ibang nililigawan habang sila pa. Napaiyak na lang daw si Kampupot sa sobrang sakit at siya na daw ang nakikipaghiwalay dito kay Ako Budoy. Sinabi niya daw na itigil na natin to, bakit mo nagawa sa akin yon, Charis? Binigay ko naman ang mga hinihingi mo at pinangako mo yon na ibabalik o asan na. Sinin lang daw ni Ako Budoy ang mga message niya. At sobrang na-depress na daw si Kampupot na maibalik sa kanya yung perang ibinigay niya dito kay Ako Budoy. Kaya ang ginawa daw ni Kampupot ay sinubukan niya daw kausapin yung nanay ni Ako Budoy. Nakiusap daw siya na sana maibalik yung pera at nagreply naman daw yung nanay ni Ako Budoy na ano bang meron, bakit sa akin ka naniningil? Eh hindi nga kita kilala, yan daw po ang sabi ng mama ni Budoy. Ang ginawa daw ni Kampupot sa Gilid ng Laot ay ipinakita niya daw sa nanay ni Budoy ang kanilang conversation. At ang sabi daw sa kanya, meron pala kayong relasyon, bakit mo pa binabalak na bawiin yung perang ibinigay mo na? At ang sagot naman daw ni Kampupot, ang sabi niya po kasi ay ibabalik niya kapag nagpadala kayo ng pera. At sumagot daw ulit yung nanay ni Budoy na ang sinabi, una sa lahat, iha, bakit mo sa akin hihingiin ang bagay na ibinigay mo na? Hindi naman ako yung pinagbigyan mo nito at kasalanan ko ba na nagbigay ka? At ngayon, nagbabalak ka pang bawiin anong klaseng girlfriend ka. Kaya hindi raw napigilan ni Kampupot na sagutin yung nanay ni Budoy. Sinabi niya daw na hindi na po kami ng anak nyo dahil may iba na siyang nililigawan. Ako na po ang nakipaghiwalay at nais ko pong bawiin yung pinangako niya na ibabalik niya rin. At ang sabi naman daw ng nanay ni Budoy, oh, wala na pala kayo ng anak ko. Bakit naghahabol ka pa sa mga binigay mo? Ikaw na nga ang nakipaghiwalay, ang babata nyo pa kasi, nagre-relasyon na kayo agad. Tapos pag mga nasaktan kayo, sa aming mga magulang nyo isisisi. Hindi ko na maibabalik sa'yo ang mga binigay mo. Yan daw po ang sagot ng nanay ni Budoyski. At hindi na raw sumagot si Kampupot at hindi na rin daw siya nagtangka na mangulit pa at bawiin pa yung hinihingi niyang pera. Kasalanan ko din ba kung naniwala ako sa mga pangako niya nung nagmuka akong tanga dahil sa mga nagawa ko noon? Ngayon, naging aral na po to sa akin, hindi na mauulit, hindi na ako magtitiwala sa taong nakilala ko lang online. Sana maging lesson din po ito sa mga kagaya kong teenager na may
may karelasyon online. At sana hindi sila magaya sa mga katangahang nagawa ko. Hanggang dito na lang Ate Charis. Ganito kasi yung kapatid. Alam mo kasi ilang beses mong pinagdiinan yung binigay. Ang gulo kasi ng usap nyo eh, di ba? Binigay mo tapos ibabalik niya. Ano yun? Dapat niyan, pinautang mo na lang. Para kung di ka niya nabayaran, di ba? Pwede mo siyang pabarangay. Tapos ang sabi mo pa kanina nang hihingi. Tapos ikaw naman ay nagbibigay. O paano yung may ibabalik? Di ba napakagulo yung mag-usap? Siguro na-scam ka. Alam niyo marami kung nakikita mga ganyang eksena na kapag naghiwalay na, nagbabawian ang mga binigay. Ganito kasi yan. Pag binigay na natin, ibig sabihin, ibinigay na, hindi na sa atin yon. Siya na yung may-ari, hindi na ikaw. Ngayon, kung mayroong mga taong nagbabalak dito na magbawi ng regalo pag naghiwalay kayo ng mga jowa nyo, pag mong ibigay, pahiramin mo lang. Tapos sabihin mo, pag nag-break tayo, babawiin ko yan ha, para hindi tayo magulo. Kaya dapat talaga, bago tayo nagbibigay sa tao, ay pag-isipan muna nating mabuti. Kasi once na ibinigay natin sa kanila yan, hindi na po tayo yung may-ari at hindi na natin yan mababawi. Kasi ako nagre-regalo din naman ako, naranasan ko din magregalo sa mga naging ex ko. Pero wala akong binawian sa kanila ng kahit ano kasi puro picture ko lang naman yung binigay ko sa kanila. Siyempre, brainy ako eh. Bakit ba? Kaya siguro, wag mo na ikasama ng loob kung hindi mo na mabawi yung 800. Isipin mo na lang, tuition fee mo yan at matuto ka na. At para dun sa mga nagtatanong kung saan sila pwede magpadala na kanilang istorya, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycar. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka sa mga kwentuhan natin araw-araw. Kaya yun lang! Bye-bye!